Hi guys! So according to reports, kulelat ang mama sa pano. So yun na nga. Ang yabang ng producer. Uulitin ko ah. Wala naman tayong malawakang panawagan para i-boycott ang mama sa pano. Wala eh. Diba? Sadya lamang po talaga na hindi relevant yung pelikula na yan. Or sadya lamang po siguro na nagtipid para i-promote. Or nagtipid yung producer para i-promote etong pelikula nila na ito. Tapos gusto nyo tangkilikin ng mga kababayan natin. Ano yun? Yung tipong parang hindi kayo gumastos ng sagad-sagaran, pero gusto nyo kumita ng limpak-limpak. Wala pong ganyan. Okay? Wala pong ganyan. So yung teacher number 5 at number 8, or of 8 entries. At syempre nga, kulelat yung mama sa pano. Number 8. 6 and 7, okay, anyway. Hindi na masyadong importante. Well, buti nga, pwede ba nating sabihin yung mga ganito na kataga ngayon? Buti nga. Sa tingin ko, walang problema. Sa tingin ko, okay lang. Diba? Buti nga po sa inyo. Ulitin ko ha, hindi to matatawag na kamalasan nyo. Hindi rin to matatawag na karma nyo. Pero sa tingin ko, ito ay something that you deserve. Bakit? Eh, wala naman kayong masyadong effort sa mga ginawa nyo. Okay? Dahil kung tutuusin talaga, una pa lang, doon sa mga artista na naandito sa mga movies na kulelat nga, wala pong kalidad. Okay? Na ang ibig sabihin, posibleng wala rin quality ang kabuuan ng pelikula. Diba? Posible rin na etong mga ganitong pelikula ay matatawag natin na walang basihan. 'Di ba? Matatawag natin na or pwedeng sabihin natin na predictable na isang pelikula or na pelikula. Kaya talagang hindi po tatangkilikin. Ang kailangan po ng ating mga kababayan sa panahon ng Kapaskuhan ay makitawa, makisaya. Hindi iliko, hindi utuin at kung ano pang intention. Okay?